Hi guys, welcome to my channel. So, by the way, I'm Sir Alvin Lopez. So, bukod sa hilig ko sa pagbablog ay isa po akong public school teacher. So, ngayon ay gagawin ko itong vlog na ito para magkaroon lang ng konting paglilinaw regarding sa inilabas na DepEd about sa pasukan ngayong August 24. Ayun nga po, so nitong nakaraang araw lamang ay naglabas ang DepEd na ang pasukan po ay magaganap ngayong August 24, 2020 at magtatapos sa April 2021. At nakikita naman po natin na ang netizen, lalong-lalo na ang mga magulang ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon na may nakikita ko na hanggang wala pang vaccine ay hindi nila papapasukin ang mga anak. Ngunit, bakit kailangan niya ba talaga tayong mamba ngayong ipupursige ng DepEd na magkaroon ng pasukan ngayon darating na Agosto? Sa pakinggan niyo po yung explanation ko at sisikapin ko pong maipaliwanag sa inyo sa abot na ako. Okay, guys, sa darating na school year 2020, hindi po tayo typical na mangyayari. Diba, usually po, ang nangyayari, papasok yung mga bata sa school, nagkukumpulan sila mga 30 to 50. Ngayon po, hindi po kasi mangyayari yon. So, ito lang po yung ibang paliwanag. So ngayon po, dahil nga po sa banta ng COVID ay hindi po mangyayari yung face-to-face na sinabi ko nga kanina, bagkus ay magkakaroon po tayo na apat na alternative modes. So papaliwanag ko itong apat na ito. Bago po yan, so kami pong mga teacher ay ginawan muna ng survey na nanggaling sa division namin kung kami ba ay may mga gadgets sa bahay like laptop, computer, or may internet ba kami, or may smartphone ba kami, kasi gagamitin namin yung mga gamit na yun sa pagtuturo. Ganun din sa mga magulang kung saan tinawagan po namin yung mga magulang at nag-interview kung meron din ba silang mga computer, laptop, gadgets, may radio ba sila or may TV na maaaring gamitin sa pagtuturo, kasi kailangan po nating i-continue yung pag-aaral ng mga bata kahit wala tayo sa paaralan. At bukod po dito, ay magkakaroon po tayo ng enrollment sa darating na June 1 na kung saan mayroon po kayong mga forms na sasagutin, at yung magiging resulta na yon ay pwede kayong mamili sa mga alternative modes na ipapaliwanag ko nga po mamaya nung kung ano ba ang bagay or maaaring gamitin ng inyong mga anak sa pag-aaral. Pero ngayon po, kailangan natin talaga ng suporta bilang mga magulang sa tulong din po ng mga guro para matuto yung mga bata. So narito po ang mga alternative modes na pwedeng gamitin. Una po ay face-to-face. Pag sinabi natin face-to-face, ito po yung mga bata na manggagaling sa bahay, pupunta ng eskwelahan. O huwag po muna kayo mag-react. So itong face-to-face po ay para lamang sa mga probinsya na walang case ng COVID. Halimbawa, parang ayon sa pagkakaalam ko ay Batanes or Guimaras, I think wala silang case ng COVID kasi isolated yung island nila, di ba? So, nag-lockdown sila kaya wala silang case. Pero, sa darating na pasukan, hindi po katulad ng classroom dati na nagkakasya ang 40 or 30. So, ngayon magkakaroon ng social distancing sa loob ng classroom, no? Siyempre, baka nakamas sila or malayo sila sa isa't isa. Babawasan yung interaction ng mga klase. Tapos, ito po ay sa piling lugar lamang at depende po kung ma-aproba ng IATF. So, ulit po, yung face-to-face ay para lamang sa mga lugar na walang case ng COVID at hindi po madami ang bata. Number 2 po ay tinatawag natin distance learning. So, meron po siyang tatlong klase. And ang una po ay online distance learning, kasi meron pong survey nga po or may form kayong sasagutan. Ito pong online distance learning ay para lamang sa mga pamilya na may internet, may smartphone, may laptop or may desktop computer. So sa pamagitan po ng mga bagay na yun, dun po sila mag-aaral. Maaring gagawa po kami ng mga lesson online na pag-aaralan ng bata sa kanilang bahay. Siyempre, kailangan din ng gabay ng mga magulang. Number 2 po ay ang modular distance learning. Na kung saan po ang mga bata ay
bibigyan ng paaralan ng mga module or mga workbook na pag-aaral na maaring pag-aaral, iuwi nila yun sa bahay, pag-aaralan nila, syempre sa gabay pa rin ng magulang. Pangalawa po ay tinatawag nating modular distance learning, na kung saan po ang bata ay bibigyan ng modules or mga workbook na siyang pag-aaralan ng mga bata sa kanilang mga bahay at hindi na nila kailangan pumunta sa paaralan. Number 3 naman po ay gamit ang radyo at TV, na kung saan ito po ay gagamiting paraan para maibahagi yung lesson sa mga bata. So nanonood sila ng TV or nakikinig sila ng radyo, pero kailangan pa rin ng patnubay ng magulang. So number 3 ay tinatawag natin blended learning. Pag sinabi natin blended learning, so pinagsama yung face-to-face. Ulit, ang face-to-face ay para lamang sa mga walang case ng COVID. Ganun din yung distance learning. So siguro may araw na nasa paaralan sila at may araw na nasa bahay lang sila. Again, so depende pa rin to sa ipapatupad ng IATF. Kasi hindi naman lahat nga ng lugar ay pwedeng magkaroon ng face-to-face learning. At ang pang-apat po ay homeschooling, na kung saan sa salitang home, ang mga bata po ay nasa paaralan lamang at dito talaga tutok na tutok yung mga magulang. So actually ngayon, ang pinaka mahalaga talagang factor ngayon, since nasa bahay sila lagi, ay yung magulang. So kung busy yung mga magulang sa pagtatrabaho, pwede naman siguro yung mga kuya nila or mga tito at tita o sino mang kamag-anak na pwedeng gumabay sa kanila, kasi nga po hindi natin dapat mahinto yung process ng pag-aaral, saka hindi naman po nila kailangan typical na pumunta sa school na kinakatakot nga po natin, di ba? So sa homeschooling po at sa mga module na ito ay maglalabas ng DepEd ng panibagong mga assessment tool, kasi di ba dati saan nakukuha ng mga grade ang mga bata nung nasa normal tayo na pag-aaral, di ba, sa mga quiz, sa mga project recitation at sa mga periodical tests. Pero ngayon po ay gagawa ng panibagong assessment tool na magiging na magja-jibe sa gagamitin natin na modes na pag-aaral. At batay po sa aking nabasa, di ba dati po sobrang daming lesson na pinag-aaralan nila na umaabot ng 200 days or 198 days. So ngayon po ay babawasan daw ang competencies at magfo-focus lamang sa mga most essential learning competencies. Halimbawa, sa English, meron lang mga piling lesson na mahalaga. Actually, lahat naman mahalaga. Kumbaga, siguro magbibigay lang ng focus sa mga tinatawag na most essential learning competencies. Kaya, okay na siguro. Basta, mahalaga ay may gabay ng magulang sa pag-aaral. Okay, so ang mga modules po ay hindi po kailangan bilhin. Ito po ay libre na ipoprovide nga po ng paaralan para sa inyo. So, magantay na lang po tayo ng update tungkol sa mga modules na ibibigay sa mga bata kung malapit na ang pasukan. Kaya nga po, para sa mga magulang, huwag po tayo masyadong mangamba na hindi po talaga papasok yung mga bata sa paaralan. Kaya bilang teacher po, sana po ay suportahan nyo ang Department of Education, at sinasabi nga nila virus lang to. Pero ang layunin po ng DepEd ay ipagpatuloy ang pagkatuto ng mga bata kahit nasa bahay. Tapos kung sinasabi natin na papasok na lang yung mga bata pagka may vaccine na, kasi sa ngayon, di ba, wala pa rin balita kung may vaccine na. Paano daw kung 2 to 3 years ay wala pa rin vaccine. So walang learning na mangyayari sa mga bata. Pero yun nga din po, ipinababatid pa rin po ng DepEd na nasa inyo pa rin pong desisyon kung i-stop nyo muna yung pag-aaral ng mga bata kahit po may mga modes na tayong gagamitin, or kung gusto niya pa rin ipagpatuloy ito, kasi sayang nga po yung panahon. Pero gaya nga po ng sinasabi nila, mas priority nila yung health kaysa sa education. Pero yun nga po, hindi natin kailangang matakot na magkasakit ng ating anak, kasi nga po ay
sa bahay lamang po ay matututunan sila. So I hope medyo nakatulong sa inyo yung vlog na ito. At please huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga iba pa ko pang vlogs. So thank you po sa mga nagsusubscribe at nagsusuporta sa aking YouTube channel. Again, this is Sir Alvin Lopez Vlog. Goodbye po at mag-ingat po kayong lahat sa virus. Bye-bye!